Kung ating pagmamasdang maigi, ay ito'y na ba isang piniritong liyempong nuknukan ng lutong na masarap ulamin ng Hapones na ito, mga kaibigan? Maamo ang mukha, ang katawan ay kumbaga sa kanine mahilab, palungpalo, at mukhang hindi makabasag arinola ang datingan. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, na ang magandang dilag na ito ay isa palang professional boxer? Kaya huwag kayong paloko-loko kung sakaling makakasalubong nyo ito. Ang pangalan niya po niya ay Nanako Suzuki, na di umano ay tirador ng Chupa Chups na ang flavor ay rambutan. Nakilala siya sa alias na The Lady Samurai dahil sa lakas daw ng suntok nito na kapag tinamaan ka ay parang ka na rin daw hinampas ng samurai na 10 taong walang hasa ng padodo sa ulo. May edad pa nga lamang po ito na 23 taong gulang sa kasalukuyan at tubong Takunami Aichi, Japan. Mahusay ang chicks na boxer na ito, mga kaibigan. Sa katunayan nga po niyan ay kahit mayroon pa lamang itong 7 laban sa kanyang buong professional boxing career, ay isa na agad itong ganap na champion. Kaya naman, pag ganito ang mapapangasawa mo, ay siguradong magiging tigasin ka. Chika Saeng, ilang gatang? Sa kasalukuyan, siya ang may hawak ng Japan Boxing Commission Minimum Weight Title. Kung sa bagay, hindi na ito nakakapagtaka sapagkat siya lang naman po ang naging isang prinsesa ng mga Inoue. Bali, isang boxing gym lang ang kanilang pinag-iensayuhan. Kaya naman, paniguradong pang lalaki at halimaw din ang training routine nito. Kaya rin pala ganadong-ganado din ang mga Hapon ngayon at lumalakas. Maganda marketing strategy nila. Dumadami mga champion eh. May kasabay ba naman na diwata sa gym? Parang mga nakaraubos sigurado yung mga yan habang nagtitraining. Pero alam nyo ba na bago pa man ito maging isang ganap na champion, ay may isa ng Pinay noon ang bumugbog, nagpapangit at nagpabagsak dito sa pinakaiingat-ingatang prinsesa ng mga Inoue. Ito ay walang iba kundi ang Pinay boxer na si Renz Dakel, natubong Manabu Abra, mga kaibigan. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Dakel, ay isa po siyang professional kickboxer sa kasalukuyan. Naging Asian kickboxing champion siya noong taong 2022 nang masungkit nito ang gintong medalya sa Bangkok, Thailand. Pero bago pa man ito maging champion sa larangan ng kickboxing, ay una na nitong pinasok ang professional boxing at nagkaroon muna siya ng 2 laban bago mapatapat sa prinsesa ng mga halimaw. Bago ang kanilang laban, ay akalain yung sa likod ng pagiging magandang chicks nitong prinsesa ng mga Inoue, ay may kahambugan din palang itinatago ito sa kanyang singit, balon-balunan at large intestine. Nilahit nito ang ating bidang kababayan. Mukha daw itong mahina at tuyot dahil ang lotion daw nito ay saluyot. Palibasa daw, daon lang daw ang napkin at panty liner sa Pilipinas. At kulang daw tayo sa mga equipment sa pag-iensayo. Puro daw lata ng Bonakid, corn beef at sardinas na pinatigasan ng semento ang pangbuhat natin. Kaya malayong malayo daw ang lakas niya sa ating bidang manananggal. Kababayan, puro dahon, talbos at sanga lang din daw ang kaya nating ulamin. Kaya kulang na kulang daw tayo sa mga sustansya. Dagdag pa nito, ay wawasakin daw nito ang nguya-nguyaan ng ating bidang kababayan. Pagagapangin daw nito sa sakit at bibigyan ng leksyon na parang piningot ng bad trip na nanay na 10 oras nang nagbabanlaw nang hindi pinagbomba ng anak sa puso. At pauuwiin daw niyang duguan ang ating bidang kababayan ng luhaan sa ating lupang sinilangan. Sinagot naman ito ng ating bidang manananggal at sinabing hindi daw dahon ng kanyang napkin at may pambili daw siya ng Pampers with Wings at baka ihampas daw niya ang mamahaling napkin niya at ang fried chicken niyang ulam sa Hapon. May pambili din daw siya ng masasarap na pagkain at gintong panty liner at kahit puro dahon at kamoting kahoy lang din daw ang kinakain ng mga Pinoy at Pinay ay talaga naman nakakapagpalakas ito ng katawan at kapangyarihan ng isang tunay na mandirig na Pilipin. Taong 2019, dito na tuluyang kinasahan ng Pinay ang pambato ng Inoue Brothers na si Nanako Suzuki. Ang kanilang laban ay ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center sa China. Bago ang kanilang laban, mayroong kartada ang ating kababayan na isang panalo at isang talo lamang. Samantalang ang Hapunesa naman ay 3 panalo, isa dito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may isang talo lang din lamang. Bagamat isang dayo at dehado ang Pinay sa laban na ito, ay pinakita pa din ito ang tapang ng isang pagiging Pinay boxer. Sa unang round pa lang ay bugbog dikulane at bagsak na agad ang Hapunesa. Tinamaan ito ng solidong patama na mahiya mo hinampas ng may tetanong jungle bolo. Atong 102 pang. Oh, 上来于是大概就非常凶.
铃木菜奈子啊，双方这是女子比赛啊，非常凶啊！哎呀，漂亮！伊势大嘎的右手摆拳，非常狠，非常。铃木菜奈子呢，现在是日本立教大学的这个，他是学福祉的，福祉的就是老年人的这个老年人的恢复看护。那么全世界呢？哎呦，伊势大嘎的又是后手一个摆拳，右手的摆拳。铃木菜奈子呢是19岁啊，云斯达加呢是这个。Samantala, agad din namang tumayo ang Haponesa na parang walang nangyari. 胜一负啊，一 KO。但是从力量上感觉云斯达加是要更重一些啊，打得更凶。手游只有1500多人啊，跟男子没法比，男子的世界活跃选手是21000多人，17个级别。这个铃木菜奈子呢，在这个香港啊，因为他本来做过宣传，所以在香港还是。Round two, walang humpay ang palitan ng dalawang halimaw. Ano ha? Ano? Sino yung sinasabi mong walang pambili ng napkin, ha? Baka ikaw yung napkin mo, binul ka na ispa. At tagpitagpindayami. Wow, 你看双方其实这女子选手啊，防守都不好啊，但是打的是真凶。当然，以他们的力量，可能跟男子的这种打。后劲儿没法掰的，身高原来是做擂台女郎的，他就非常能打拳，最后生生把自己的鼻梁都打断了。哇，伊势大嘎的这个前手啊，防守真是。好，这两下还，啊，伊势大嘎漂亮，右摆拳扔。非常重啊！云斯大家整体来说感觉怕了哦，但是这个铃木菜子刚才左右摆拳也命中了。这是女子比赛啊，应该说啊，双方其实怕玩在不好，但是真的防守也不好，但是拳是真多，无遮挡的命中非常多啊。我、哦、又是一个交叉，互相的后手的摆拳，你给我一下，我给你一下，后手的摆拳，哇，这个交叉也是很狠啊。哦，伊势大嘎后手有一个铃木菜奈子是左手的前直啊，防守其实两个人防守真是都不太好。Round 3, parang hindi nauubusan ng gasolina ang dalawang fighter. Suntukan malala kumbaga. Medyo nakakasagabal nga lang ang buhok ng Haponesa. Ang haba ng bangsayo, bigyan ng razor yan. Sure. 铃木菜奈子的左手两次了，左手铃木菜奈子来的女拳手，其实因为来香港居住的职业拳击，在世界上大概日本占了1/4的拳手，注册拳手。啊，双方交换，美国的很多大公司其实不愿意，德国拳击发展还是不错的，西班牙，反而美国的女拳手不太。这一回合，铃木菜奈子还是打得不错的啊。达加啊，来自菲律宾的拳手，施加压力，绿裤衩啊，黑色上衣的就是伊势大嘎。伊势大嘎只打过一次职业比赛，这就是日本拳手韧性，不断向前冲啊，挨了拳要往前冲。我旁边的那个 Breako 啊，菲律宾的那个。Round 4, ubusan na ng lahi. Grabe ang Haponesa, ang ganda pa rin. Parang sarap ibalot, isa ako at iuwi iyo. Look lang, baka nanonood si Commander. Power, 力量都不是很重啊，所以说双方拳手，哦，这种交换又是一个互相的后手交叉。铃木菜奈子可能相对来说啊，他这个前手的直拳。前直更好一点，但是哎呀，看看鱼刺包盖的这个右手后手的平勾很重啊，他相对来说确实在 power 上可能更好一点，在力量上更好一些，但是鱼子啊又是直拳啊，后手直拳，铃木菜奈子后手就被，但是被摆了一个啊，铃木菜奈子一二后手直，鱼刺保家就是拉开了以后打自己的右手的大摆，右手的摆拳，你看看啊，前勾后摆，连着三个啊，这是摁倒的，这个不是啊，这是摁倒的。
哦，后手直拳，这个命中了。好，连续打，连续打。现在铃木太太子，铃木太太子要不养了，就是不养，看能不能坚持下去。双方互相交叉拳啊，但是四保加零两个手摆，又一个击中了腹部。我们知道啊，像在108磅这个级别，其实日本有非常多的选手水平都是非常高的。又一个平勾，菊次保加，奥斯加，女士大家啊，比赛结束啊。Wala namang masama sa paghahamon, basta't alam mo lamang sa sarili mo na bit-bit mo ang burnek sa bayagbag mo at kaya mong makipagbuntalan at makipagpatayan sa ibabaw ng lona. Lalong-lalo na kapag dugong maharlikang Pinoy ang hahamunin mo na buo ang loob handang bumuntal at pumatay sa tapa at kayang-kayang mabuhay miski na ang ulam lamang ay talbos ng kamote at isang sakong kangkong. Ipagsawalang bahala nyo na ang mga bugbog de kalimot sa katawan dahil sanay na ang mga Pinoy sa maghapong pagbibilad sa araw at kung ano-anong bugbogang trabaho. Kaya pagdating sa mismong laban ay talaga namang parang kalabaw na palong-palo na bagong singhot ng Kyotix at Bulkasil. Sa hindi inaasahang pangyayari na pagkabutas ng plastic balong protection kasabay ng pag-indayog ng banayad at dahan-dahan sa hiniram na folding bed na queen size sa madamot na kapitbahay ay siya namang pagsibol ng milyon-milyong naguunahang botete papunta sa mahiwagan lagusan. At pagkalaoy, isa lamang ang hinirang at maswerteng nakapanhik papaloob at nabuo ang mandirigmang tirador ng sinangkot siyang kamote at ginamos na walang iba kundi si Wilfredo alias JJ Mariano. Matindi ang pinagdaanan ng ating kababayan na ito, mga kaibigan, bago siya mapadpan sa kung asang lupalok man siya ngayon dahil sa kanyang matitinding mga karanasan sa kanyang amateur career na kung saan nakapagtala siya ng 44 na laban at 38 lang naman ang kanyang naipanalo at kumbaga sa exam ay 6 lamang ang naging X. Hindi biro ang mga naging laban ng ating kababayan dito, mga kaibigan, dahil puros Amerikano na mapaitim at puti na nag-aaral sa military school ang kanyang nakalaban sa pakikipagbasagan ng bungot, pakikipagbuntalan. At ang matindi pa ay siya lang naman ang hinirang na kampiyon sa national championship sa buong Amerika bilang representante ng kanilang paaralang universidad ng San Beda kontra sa iba't ibang paaralan ng mga halimaw. Naging kampiyon din siya sa Nevada Golden Glove Amateur Competition noong taong 2017, regional Golden Glove champion sa sumunod na taon at naging semi-finalist naman sa national Golden Glove sa USA. Kaya naman pagtungtong na pagtungtong agad nito ng kanyang professional career ay isang impresibong knockout agad ang buhay na manong natikman ng kanyang kalaban na mahiyamong hinampas ng aparador na puno ng alkampor. At matapos nga ang laban na ito ay 4 buwan lamang ang nakalipas ay itinapat agad ito sa isang halimaw na mananabas. Kasabay ng pagnadlad ng uod at pagkawala sa kanyang kukon ay siya rin kasabay ng tahimik na bata na tumira ng 3 Gorbels. Ikawalo ng Hunyo taong 2019, naikasang laban ng Wilfredo alias JJ Mariano kontra sa Amerikanong si Sian William Cerveni. Matindi itong itinapat sa ating kababayan, mga kaibigan, dahil dati lang naman itong MMA fighter na construction worker kung saan mas matinding basagan ng nguya-nguya at umaatikabong pompyangan na laban ang nagaganap. At may malaispaltong kartada lang naman ito sa kanyang MMA professional career na 6 na panalo at walang pahid ng anumang klase ng pagkatalo. Nakakatakot ang pagmumukha nito, mga kaibigan. Parang barumbadong-barumbado ang dating. Napakahaba ng balbasi. Mahiya mo bulbonic meningitis ng kabayo na hindi inahit ng 100 milyong bilyong trilyong taon. Parang kalasag sa nguya-nguyaan eh. Dapat yan inspeksyonin bago ang laban eh. Baka mamaya madaming bodybuilder na garapatang panangga dyan eh. Anyway, naikasang kanilang laban noong 6 ng Oktubre taong 2019. Balinkinita ng katawan ng ating kababayan dahil medyo humaba ito. May taas ito na 5,000 feet. Samantalang ang Amerikano naman ay 5'6 lamang. Ginanap ang kanilang laban sa Reno Sparks Convention Center, USA. At parehas pangalawang laban pa lang ng 2 mananabas sa kanilang professional boxing career. Sa mismong laban, naka-poker face lang ang Amerikano. Halatang bagong ligo eh, pasang-basa pa buhok eh. Yun nga lang, hindi binasayong balbas, baka bagong riband eh. Samantalang ang ating Pinoy fighter naman ay nangingintabang mukha na animoy alagang-alaga sa Kojic at Maxi Pit. Unang round, nakontrol agad ng ating kababayan ang laban. Gamit na gamit itong haba ng kanyang etits, galamay, dahil nahihirapang makalapit ang Amerikano.
at nakakapagpatama din ng Pinoy ng mga kombinasyon na talaga namang parang hinampas ng katalat vice cream. Laglagan ng garapata sa balbas ng kalaban eh. Baller of the two fighters in the green shorts. Mention that MMA background of Cerveni. It's kind of a crouch MMA style he's got on the defensive end as he gets tagged from Mariano. In a four-round fight, neither of these two guys wasting any time. No. Cerveni, you know, being an MMA fighter, he's going to come see a jab from him. Mariano lands that overhand right. He mentioned it's at the FedEx shipping center here in Mariano. He really don't need to do all that jumping around. All he got is fell like a bull. Yeah. Right at Mariano. Cerveni can get lucky too. Mark. Great left. Overhand right. Mariano follows it up with, and now Mariano MMA fighter. A wrestler. Ooh. Combination. Nice combination. Nice little long left hook by Mariano. That nice little combination that he throws. He starts to look. Round 2. Hindi makakisinang ayos ang Amerikano. Walang kaputwork-putwork eh. Nagsimula na rin mamuha ang dugo sa kilay nito dahil sa mga solid na patama ng Pinoy na mahihamoy ng pas ng grinder. His body style and his footwork is just stomping those feet as he moves towards Mariano. Gets a couple left jabs to land. He wants to get close. He got to get close to Mariano. Once he gets close, he's got to remember that he's got to throw punches in this MMA fight. Mariano lands the left hook, moving away, and the combination backing it up. Cut. The cut over the left eye. Cerveni with a straight left. That's a cut from a suplex. Who knows? You would tell JJ to go after that cut, right? Yeah. Throw the right hand over top. Keep throwing it over top. His corner, Mariano's corner, telling him to finish him. Punch combination. He decides to get off, and he hurry up some skills, just lacking a little skills, his attitude, but just the skills of being a boxer. That the officials put that yellow light on the ring. I wonder, looking. Round 3. Nagmamalamay weather ang Amerikano. Patas-tas pa ng balikat tayo. May pa shoulder-shoulder roll pa na depensa eh. Sa round din na ito ay umiinit na ang kaysian ng dalawa. Talaga namang sabayan. Samantala, mahahalatang hinahapo agad ng Amerikano. Kaka-cellphone niya yun eh. Habang ang Pinoy naman ay talaga namang parang kalabaw na araw-araw na dyan jogging. Kaya ang lakas ng baga eh. Robert Boyd. Fight on our card. Youngest ever to sign a pro contract with Top Rank. He is just 17 years of in his debut as a welterweight. Mariano, the flurry here in the middle of round number 3. Mariano, and Mariano got caught. Would have the sense of urgency, yeah. But maybe Mariano wants. Oh, again, Mariano caught going backwards. On the undercard of the Artur Beterbiev to Beterbiev's unification win last week. Overhand, but again, Cerveni. As soon as he gets in that close proximity, he's had over the left eye of Cerveni. Good uppercut with the right hand, lands for Mariano, and he goes right back at Cerveni. Final round, halatang ubos na ang gasolina ng Amerikano. Pumapamewang na to sa pagod na mahiya mo senior citizen na kalabaw na kumikisi-kisi pa. Samantalang ang Pinoy ay maingat na dahil alam niyang panalo na siya sa puntos. Mariano, the well-schooled boxer. Stiff left. Mariano won it out. Mariano trying to dance away from Cerveni, and Cerveni having nothing of it. Mariano says, all right, you want to go? Let's go. Sure, it's been fun. It's been entertaining. Overhand left. Man, that kind of hurt him a little bit. Cerveni taking a few steps backwards, and now Mariano goes to the body. Mariano looking for an experience in the amateur ranks. Lands an overhand rattle right here in Reno. His friends, family, co-workers from the FedEx Shipping Center. Cheering on Mariano.
Matapos kang manalo ng ating kababayan dito, mga kaibigan, ay muli na namang itinapat ang ating kababayan sa isa na namang dating MMA fighter na isang Amerikano din na mahilig sa burger at pizza. Maangas ang dating ang kalaban ng ating kababayan na ito, mga kaibigan. Ang sarap palu-paluin ng yantok sa mukha eh. Tignan nyo ang postura ng mukha. Tulis na tulis ang nguso eh. Oh. Talaga namang kumanto na yung tangos ng ilong dahil sa sobrang pagkakanguso. Ang angas! Ayan tuloy sa laban, ginawa siyang kamote riders ng Pinoy na walang helmet. Hindi na pinabot ng ating kababayan ng round 2 ang kalaban at kanya agad itong pinatulog na mahiyamoy hinampas ng welding machine sa sobrang lakas. Kung ating pagmamasdang maigi, ang kababayan nating ito, mga kaibigan, ay parang miyembro lang ito ng mga mababait na kanibal sa isang isla na animoy kumakain ng mga lamang loob, balon-balunan, baga, ulane, at mga buhay na elepanteng may pulmonya at tuberculosis. Ngunit sa kabila nga po ng matikas na datingan ng ating kababayan na ito, mga kaibigan, ay tila may busilak na kalooban nito at magandang asal kapag humahago at nananaginip. Nanggaling ito sa bayan ng mga mananabong na mambabarang sa Cebu City, na kung saan ginagawang pulutan ang mga uang bagang bawang sakang alamang bangbang at palangang pinangkang na walang tadyang at balakang. Hindi basta-basta at malababoy ramong nakarobos ang datingan ng lakas ng ating kababayan na ito, mga kaibigan. Dahil talaga namang bukang tricycle driver ito na tatlong araw na sa pilahan na hindi pa nakakalakad na ang sound trip ay araw-araw sipag lang. Hayaan mo sila magabol sa'yo, diba? Napaka makapangyarihan ng kababayan natin ito, mga kaibigan, dahil di umano ay ginagawa nitong libangan ang pakikipagsuntukan sa recess at lunch break nung nasa elementarya pa lamang ito. Kaya naman napagdesisyonan ng kanyang pamilya na isa lang na lamang ito sa pakikipagbasagan ng nguya-nguyaan. Tutal, puro sakit lang daw naman sa ulo ang langin dulot nito eh. At sinabing, gusto mo ng gulo ha? O sige, bibigyan ka namin ng gulo di alimpungatan. Kaya naman, mga kaibigan, pagsabak na pagsabak nga po nito ng kanyang amateur career, ay tila naging halimaw ito na hindi mapigilan at makikitang talagang sanay na sanay sa pakipagbasagan ng bungo dahil sa naging 111 nga lamang pong naging laban nito sa kanyang amateur career, ay 95 lang naman po ang kanyang mahimbing na pinatulog at di umano ay nagtala lamang daw po ito ng isang talo at hinala pa ng kanyang kampo ay kinulam at binarang pa siya ng nanay ng kanyang kalaban kaya siya natalo. 15 ng Enero taong 2011, napagdesisyonan ng sumabak sa professional boxing ng ating kababayan na si Lawrence Michael Solon Promarate alias The Executioner. 11 impresibong sunod-sunod na panalo kaagad ng buwan na manong bumunga dito, mga kaibigan. At talaga namang lahat ay walang balak humingi ng revanse at umulit dahil sa bigat nga daw po ng kamao nito na kapag tumama daw sa iyo, eh para ka na rin daw hinampas ng back-to-back na tricycle. Ngunit sa kabila nga po ng pagiging malakas at mga pangyarihan ng kababayan natin ito, mga kaibigan, ay may isang halimaw ang talaga namang sumubok at nagpahirap sa tinaguri ang manlulupig ng Pilipinas na si Romarate na nanggaling pa sa bansang Nicaragua na walang iba kundi si Darwin Jose Martinez Calero alias Basagulero. Ibang klase ang halimaw na ito, mga kaibigan, dahil puros bigating mga kampiyonato ang mga nakapatayan nito sa ibabaw ng lona. Isa na nga po dyan ay ang tinaguri ang agila ng mga Brito na si Charlie Edwards na nooy winasak din ng ating naging isang angas ng Pinas, John Riel Cuadro Alas Casimero. Subalit sa kabila nga po ng pagiging veterano at mga pangyarihan ng Nicaraguan fighter na ito, mga kaibigan, ay inamin ito na busit daw siya sa ating bidang halimaw at kapwa nating mga Pilipino. Dahil di umano ay maaangas na daw ang mga boksidor nating mga Pilipino sa pool ng mawala sa larangan ng ating naging isang pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, mga kaibigan. Puro nga, kangkang at vlog na nga lang daw po ang inaatupang ng iba nating mga boksingero. Pagdating naman daw sa laban ay nga at kulang na kulang sa mga gasolina, mahihina ang stamina. Sinabi pa nito na ayaw niya sanang lumaban sa ating kababayan dahil wala naman daw siyang mapapalat, wala namang pangalan ang kanyang babanggaing Pinoy. Masyado daw itong easy fight para sa kanya.
Buti na nga lang daw po eh, maganda ang biga yan. At kahit daw magkape pa nga siya habang nakikipagsuntukan, ay baka hindi pa rin daw umumbra ang halimaw nating kababayan sa kanya. Dagdag pa nito, ay napakaalat daw ng Pinoy at sa katulad pa niyang dekalibre at walang awa, itinapat ang buksingerong katulad niya. Sinagot naman nito ng ating kababayan at sinabing kahit magsapin-sapin pa daw sila ng buong lahi niya, ay hindi daw nila siya kakayanin na turungan. Kung yung truck nga daw binunggo siya, ayun sinunggod sa pinakamalayong kasa. Payout daw eh. Ginanap ang kanilang laban sa Bolton Wilds Hotel, United Kingdom. Maglalaban sila sa timbang na 126 pounds super bantamweight division. May kartadang 17 panalo. 15 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang ang Nicaraguan fighter, mga kaibigan. Samantalang ang Pinoy naman ay may 15 panalo, 11 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang. Unang round, kahindik-hindik na agad ang salpukan ng dalawang fighter, mga kaibigan. Puro wild punches ang pinapakawalan ng Pinoy fighter na siyang nakapagpabagsak agad sa kalaban. Napatihaya sa lakas ang Nicaraguan fighter na mahiyamuhin ang pas ng disagwang washing machine. Samantala, nag-aangas na agad ang ating kababayan, mga kaibigan, at talaga namang may pag-breakdance pa at pagdila. Ngunit makalipas nga lamang po ang ilang minuto ay nakabawi ang Nicaraguan fighter at napabagsak din nito ang Pinoy fighter. Grabe, ang tibay ng panga ng ating bida, mga kaibigan. Malasang kalan. Sa iba-iba kasing fighter yon, di na makakatayo yun eh. Pero sa kanya, parang nadulos lang natambay sa poso eh. Oh. Diretso ulit lakad. What a dramatic first round. Beautiful first round. Round 2, nagdodoble ingat na ang ating kababayan at puros wild at hook punch ang mga pinakakawalan nito na talaga namang parang kunehong naiprank na nilagyan ng robos ang iniinom na tubig. I think I can hear Arnie. He's been a pro a long time already, but his problem has been inactivity. This is only his second fight in 3 years, and they're both getting caught here again. And Martinez Ramirez, yeah, because he's a bit more controlled this round, so he's clearly listened to his corner. He's still getting caught by some good. Obviously, it's in the bank. Righty, but in this round, he does seem to be, asserting a bit more control this round. Round 3, tila nababahag na ang buntot ng tiniguruyang basugulero ng Nicaragua. Samantalang ang Pinoy naman ay sinasamantala ang pagkakataon at talaga namang rat-rat to the max. The way that we've been really going into it. A little bit after that first round knockdown where he looked more shook up than when Martinez was dropped. He really commits with his throws them shots, lets his hands go. Fantastic to watch the just off air then where he's excited about how long. Aggression of who throws shots at you say but not with abandon. Shots to you. One hand. Yeah, he did. Round 4, nagtitipid na ng gasolina ang kalaban ng ating bida. Bigyan ng diesel yan. Samantalang ang ating kababayan naman, mga kaibigan, ay mala e-bike na may solar. Full charge na full charge. But you can still see, he is easy to tag. His first fight and second fight in 3 years. Yeah, so who knows? And if anyway, so who knows if Darwin's not saying okay. I know if you're a trainer as well. Do you feel we get into the stage soon, when we're... I don't mean it in a bad way. Yeah, no, but it's a fight he can win. Filipino Phil. Yeah. I mean, because look at that. Oh, good shot again. Again, good. Oh, there's the shuffle I wanted. They're both playing now. Darwin does the better points on that. Darwin's a shot out. It's the place of the fight. Oh, that right hook from Darwin, if you can. Oh, but see gaps there where you think if Darwin he just throw. Yeah. And I think Darwin's gonna... Yeah, like you said,
sorry, Steve. Like you said, he's got... Right uppercut, left hook. But sometimes it seems like the cuffing shot. Round 5. Hinihika na ang Nicaraguan fighter, mga kaibigan. Bigyan ng panty na bacon yan. Samantalang ang Pinoy naman ay parang bago-bago pa lamang nag-iinit. We don't have to do the pledge. We just see each other and carry on. I know the Josh Warrington dreams and that, you know what I mean? It's excellent. Some of the former, you know, they're former fighters. Oh, Farnell, sorry. Farnell. Best out. A jab to bring it in. His breath there. Right hand, right hand. It makes for a great... 2018, I don't know if you was in the gym with them then or... I must have been so many fighters. But he'd forgotten one day, you must... Round 6, tatawa-tawa na lamang ang ating bidang halimaw, mga kaibigan. At tila, sigurado ng sure win sa laban. Grabe, malakas si Mero, talaga sa angas eh, oh. Competitive all the way. He knows it can hurt him. He's got nothing there, getting the punches, but go for it. Yeah, that's right. Well, as you say, he's always been in the fight. You can jab a little bit more, be a bit more assertive. An exciting fight, saying at VIP Promotions, that's what we're here for. You know who he's just reminded me of? Go on. Not the Buddy Bomber, there was a little fella, Eddie Benton. Allergy, that's why you're on the big bucks here, mate. That's why. That's no, why I didn't get no money. That's I didn't get no money. I know, but that's give me why pop. I'm a Hall of Fame rapper on. And red and black wine gum. At the top of the tree of boxing. Got the bass and then the roof. That's good a bit, shot. That's gushing for Steve. Entertaining, enjoyable six-rounder for the crowd here at White. Very good fight. Well done.